Sa mapagpalang umaga, mga kababayan, at welcome po dito sa channel ni Tita Bibi Love, ang Bibi Love channel. So ngayong araw po na to, makakasama po ulit natin sila Manang Bilin, Kuya Totoy, Mother Ethel, yes, Marjorie, yes, Kumaring Irene, at Ate Badilay. So kaya tayo nagsama-sama ngayong umaga na to kasi mag-meeting po tayo. Ito po ay about sa kanilang pagpunta sa Baguio. Wow! Nice to see you, Baguio. So ayan, doon sila magki-Christmas, mga kababayan, din yung kinaya, no? At ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, ihanda nyo na ang inyong mga jacket, mga medyas, pajama, kasi ewan ko lang kung kayanin nyo talaga ang lamig. Diba? Manang, di ba nakapunta ka na ng Baguio? Oo. Anong masasabi mo sa kanila? Kasi si Irene sabi niya, magsushort lang daw siya. Ay. Kakayanin niya kaya? Kakayanin niya. Depende. Marami namang nakashort doon. Depende sa club, klima. Hindi sa klima, talagang malamig siya, pero depende sa tao kung kaya. Kung kaya. O teka, tatanungin muna natin sino yung mga first time pumunta ng Baguio. Taas ang kamay. Baguio! Okay. So kaya nag-meeting din tayo para i-ano natin sa kanila yung mga gagawin nila doon, yung mga pwede nilang puntahan. Although, alam na ni Manang Bilin, tsaka ni Mother Ethel kasi nakapunta na sila doon. Alam na nila siguro yung pasikot-sikot doon. Pero ito yung ano, yung pag-budget dun sa ibibigay ko sa inyo kasi hindi na po ako makakasama sa kanila. Uwi po tayo ng Manila. Kasi si Tita Pibi Lab po ay nagpadala po ng 42,000 pieces! Ah! So, 42,000 pesos po, yun po yung budget nila for 3 days sa Baguio. So, ayun nga po, meron silang 16,000 na pocket money at yun po ay i-divide na natin sa 8. Okay, 8 sila. So, tigto 2,000 po sila, mga kababayan. Tapos, yung 16,000 naman na isa, yun po yung pamasahe nila kasi sila po ay magkukommute lang. Okay, yung last na check po namin ay 900 yung papunta sa Baguio. 900 din po. So that's 1,800. Pero ginawa na po ni Tita Pibi Lab na 1,000-1,000 yung round trip nila. So that's 16,000. So bahala na kayo. Kung may susobra naman doon, kunwari 900 lang talaga yung pamasahe. So may matitirang sukli doon. Idagdag nyo na lang yun sa pagkain. Diba? Pero ito lang yung pakiusap namin ni Tita Pibi Lab. Sa 24 sa Noche Buena, kailangan talaga ano kayo yung kids either kasi wala, hindi ko alam kung may lutuan doon, pero yung nag-check kami, wala daw ano eh. Walang lutuan. So pwede siguro magdala na kayo ng rice cooker para may paglulutuan kayong kanin. O kaya yung heater para may magkape ganyan. O kaya kung ayaw niyong mapagod na lang magluto, pwede naman umorder. May mga package pa, take out na lang. Tapos ano nyo, salu-saluan na lang sa Noche Buena, gano'n. Okay, sa Baguio naman, mano, marami namang ano doon, sa Session Road. Maraming kainan doon. Sa Bornang Park, sa gilid noon, malapit naman din yung SM. So, explore na lang nila. Andiyan naman si Mother Ethel tsaka si Manang Bilin na mag-ano sa kanila, mag-guide. Pero huwag kayo mag-iwahiwalay, ha? Lalo na kayong tatlo. Mamaya, syempre, may makakilala sa inyo dun. Picture-picture, o yayain kayo somewhere. Huwag kayong basta hindi sasama. Hindi ko sila... Walang hihiwalay. Wala. Diba? Okay lang kung makita nyo, kung pupunta doon sila Madeline, kakilala nyo naman sila. Pwede naman mag-meet and greet. Tapos, kung i-invite kayo, or invite nyo sila, kain kayo. Okay lang naman, pero yung kayo hiwalay kayo sa kanila, hindi pwede. Kasi wala sila. Sila ang mananagot. Kami pa ang hindi pa namin kayo. Truth. Kaya kapag pinagsabihan kayo ni Manang Bilin, tsaka nila, ayan, sila Kuya Totoy, si ano, makikinig na. Pag sinabing, lipat na tayo ng ibang lugar para makapamasyal pa tayo. Lipat na para marami kayo, kasi yung 3 days talaga. Ano yan, halos kulang talaga yun, kung lilibuti mo yung buong Baguio. Darating kami ng 23 ng hapon. Oh, hindi na kayo makaikot nyo. Sa 24, iikot maghapon na yun. Ayan. Sa 25, larga na. Kaya ano dapat, may ano na kayo, itinerary. Tignan nyo na kung ano yung mga pupuntahan nyo. Kunwari, dito, 1 hour tayo dito. Oo. Basta huwag nyo kakalimutan, pumunta kayo dun sa Igorot Stone. Maganda dun. Kasi gustong gusto nila, tinatanong na nila ang mga kababayan yung pinuntahan namin dati.
nagsuot kami ng pang ipukaw na ano, yung katutubong sa akin. So ayun ay 50 pesos yung renta doon. Okay naman yun. Kahit sabi mo may bayad siya, memories nyo na yun eh. Huwag nyo pang hinayangan yung 50 pesos. Ang entrance, isang ano lang, isang damit lang. Isang set. Isang set na yun. Okay. Ano na yun, from head to toe, kung gusto mo may mga ganun-ganun, may baston, may sibat pala, sibat, yun. So 100 pesos yun, ay 50 pesos, tapos 100 pesos yung entrance. Hindi ko lang alam si Marjorie, baka... Hindi, magbabayad na ito. Magbabayad na ata yan. No? Below 10 na siguro, hindi ko. So XP, ano nyo yun ha, mag-picture kayo, gusto ko makita yung mga picture nyo doon. At syempre si Kuya Totoy ang kasama nila, kaya makikita nyo po yung happenings. Kasi si Kuya Totoy ang magba-vlog sa Tres Marias. So Kuya Totoy ha, gandahan mo yung coverage mo doon. Ikaw ang ipapadala ng ABCBN. ABCBN. Okay, so ayun lang. Excited ka na ba, Ate Badida? Excited. Ha? Excited po ako doon sa my costume. Hindi naman halata. Kasi naka-ready na po mga kababayan yung maleta niya. Ang laki-laki. Oh, wow. Sure ka na ba? Yun yung dadalhin mo? Oh. Ang laki ng kaya maleta mo. Dalawang damit lang. Hindi, dalawa naman kami ni Marjorie. Kasi sobrang laki ng maleta ni Ate Badiday. Parang uuwi sila ng... Basta carry nila. Kaya nyo ba bibit-bitin? Hindi nyo pwede. Naku. Hindi, mayroon naman ano. Tsaka taxi naman. Maliit lang sa akin. Si Irene, bag lang. Kamusta naman Irene ang feeling na nalalapit ng inyong pagpunta sa Baguio? Sa noon pa, narinig ko yung Baguio City. Matutupad na talaga yung pangarap ko na makapunta ako ng Baguio City. Ah, o si ano naman? Si Summer Marjorie. Capital. Marjorie, ano? Anong nararamdaman mo na papalapit ng pagpunta mo sa ano? Baguio. Ako, sobrang saya ko po kasi makapunta na sa Baguio. First time ko rin makapunta doon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Okay. Si Mother Ethel. Okay. See you, Baguio. See you, Baguio na lang kasi babalik. See you, Baguio na lang eh. Palagi naman tayo doon. At ito na, si Kuya Totoy. First time din si first Kuya time. First time din. Excited kasi... Ngayon ko lang mararating. 54 na ako pero ngayon ko lang mararating yung Baguio. Wow! Grabe, yeah, actually parang 4 hours or 5 hours. Kapitbahay lang namin yan pero hindi ko pa nararating. 5 hours. 5 Pagpakyat. Pagpababa. So excited ka. May mga panglamig ka na mo, Kuya Toy. May jacket ako sa. May jacket ka na. Mga medyas. Pantalon, may pantalon ka? Pantalon. Medyas wala. Huwag na mag-medyas. Makapal naman yung kalyo ng paako. Si Manang Dilen. Okay, si Manang Dilen. Very happy na pupunta ulit ako sa Baguio dahil maganda ang Baguio. Maikot-ikot. Thank you, ma'am, sa Christmas namin gift, regalo. So, ayun. Siyempre, di ba? Grabe, nakabagyo sila. So, ayun mga kababayan, baka may mga magtatanong pa na bakit hindi nakauwi sila at iba Didi dun sa kanila at spend yung Christmas sa pamilya nila. Yun po ay talagang ano na nila, decision na din po nila kasi saglit lang po yung Christmas break nila. Parang 1 week lang ata. So, bitin na bitin. Eh, ang wino-worry na itong tatlo kung uuwi sila sa Davao at ganun lang yung time na i-spend nila sa pamilya nila. Parang mas masakit pa daw sa kanila kasi syempre, saglit na panahon lang tapos panibagong move on na naman yung ano nila, mararanasan nila. Kaya sabi nila, tiisin na lang daw nila yung lungkot. Mas okay naman na, napadalaan nyo na ng mga pamasko. Mapapasaya na din nila yung mga anak nila, yung mga asawa, pamilya nila. Kaya okay na din sila. Sa ano na lang sila uwi? Sa bakasyon? No, sa summer. Para medyo mas mahaba-haba. March ata ang bakasyon? May na. Pero ayun ay 1 month ba ang bakasyon? Two months. 2 months. Mas okay yun. So ayun na naman magiging ano na naman sila. Katutubo ang peg na naman nila doon. Pagbalik nila ng ano no. Magdala kayo ng mga kamote noon ha. Mga balanghoy, mga ganyan. Marami doon. Mga mais. Para itanim natin dito. At yung mga bulaklak ni Pumaring Irene sa kanilang bahay. Nabubuhay pa yun. Nabubuhay pa nila ate. Okay, kaya sa mga magtatanong, bakit hindi sila uuwi at mga kasama ang pamilya nila, yun po ay decision na din po nila. Kaya si Tita Pibila, para hindi naman sila malungkot, pagbabagyuhin na lang po sila. Okay.
sayang lang hindi din tayo makakasama. Syempre tayo naman ay uuwi din tayo sa pamilya natin. Sila si Master Koteng, uuwi din siya sa kanyang pamilya para i-spend yung ano na Christmas at New Year. So babalik ulit, magre-resume po ulit tayo sa ating mga ginagawang mission sa pagbalik po ni Tita Pibilab. Abangan niyo po 'yan kasi malapit na din pong umuwi si Tita Pibilab sa January 2. Andito na po ang Pibilab. Okay, at mamimigay din po kami ni Tita Pibilab ng mga pamastong handog kahit na tapos na ang Christmas. Pero patuloy pa rin tayo. Araw-araw naman Christmas kay Tita Pibilab. Lagi naman 'yan. At ayun lang, marami tayong pupuntahan pagdating ni Tita Pibilab. At abangan niyo po 'yan kasama ang buong PBT. So for now, ayun, hanggang dito na lang muna. Yun yung update natin. At least na meeting ko na po sila sa mga gagawin nila. Ito kayo na pong bahala, Mother Ethel, Kuya Totoy, Manang Bilin, sa ating Tres Marias. At naway mag-enjoy kayo doon. I-ano nyo na, ibirit nyo na. Huwag kayo lagi mag-stay sa ano, sa accommodation at saka sa isang lugar. Kahit nakakapagod, okay lang kasi yan yung ano eh. Di ba hindi nyo na alam kung kailan ulit kayo sunod makapunta sa Baguio? Kaya ano nyo na, itodo nyo na. Todo nyo, ganun. Mamasyal, experience nyo yung magkape sa umaga ng umuungsok ang inyong bebe. Ganyan. Good morning, Baguio. Umuungsok yung ano mo, yung bebe mo. Tapos picture na, picture. Tapos pagdating ng hapon, pagdating ng mga bandang alas 6 at alas 7, ano na yan eh, maganda na yung session road. Parang divisorya siya na, pero malinis. Punong-puno ng pailaw dyan. Ang dami doon, may kainan, may mga turo-turo, may ukay-ukay. Lahat, andun na. I-enjoy nyo. Yun lang yung mga gamit nyo, ingatan ninyo na kayo magdala ng mga kung ano-ano. Tapos yung damit nyo, ayusin nyo. Yun lang yung pakiusap sa inyo pag kami nakakilala sa inyo, baka kung saan kayo. Hey, sama ka muna. Eh, wag ganun ha. O hindi ko naman, ano, hindi ko naman pinagdadamot sila kumaring Irene ang Tres Marias. Kaya lang, syempre, kailangan din natin mag-ingat. Kasi hindi natin kilala yung, ano, no. Okay lang yung may magpa-picture, ganyan. Kasi di may iwasan eh. Marami na din naghihintay sa kanila sa Baguio. Di ba? For sure yan. Okay, so, ayun lang mga kababayan. Maraming salamat po. At sana patuloy yung supportahan ang channel ni Tita PBLove. Ang PBLove channel para mas marami pa tayong matulong ng mga kababayan natin. At ang buong PB team, Luzon, Visayas at Mindanao, supportahan po natin silang lahat. Ayun lang. Hindi ko na kayo aabalahin pa dahil may lakad pa tayo. Hanggang dito na lang muna mga kababayan. Bye-bye! Bye-bye!